Papa Dudut, sumapit na naman ang Pasko. Alam mo, napakahabang panahon din na itinuring kong pinakamalungkot na araw para sa akin ang Pasko. Dahil ito sa napakaraming masasakit na alaala na dala ng araw ng Pasko. Noon habang lahat ay masaya, ako naman ay lumuluha. Pero nagbago din ang lahat. Naghilom na rin ang mga sugat sa puso ko. At ang Pasko ay natutunan ko na rin gawing masaya. Ako nga pala si Bebong at bumabati sa inyong lahat ng belated Merry Christmas. Dear Papa Dudut, sa abot ng alaala ko, siguro ay 9 taong gulang ako noong Paskong yon na buo pa ang pamilya namin. Kahit halos wala kaming handa, ay magkakasama pa rin kaming buong pamilya. Nakakain ng Noche Buena. Ginigising kami ni Mama ang mga kapatid ko kapag alas 12 na. Ako naman ay nasa kalsada ako ng palengke at nagtitinda ng pambalot ng regalo o gift wrapper. Kinuha ko ito sa malapit na bookstore sa palengke at pinatungan ko ng 2 piso o 5 piso para namang kumita ako. Oo, Papa Dudut. Musmus pa lamang ako ay negosyante na ako. Napakalapit kasi ng bahay namin sa palengke. Kaya naman maaga kong natutunan ang pagtitinda ng kung ano-ano. Tindera din kasi si Mama noon ng gulay kapag umaga. Tapos sa hapon naman ay tumatanggap na siya ng labada na siya namang ginagawa niya hanggang sa gumabi na. Si Papa naman ay driver ng jeep. Pero ni minsan ay hindi ko siya nakitang nag-abot ng pera kay Mama. Kay Tita Angela at sa mga pinsang ko narinig noon na may kabit daw si Papa. At doon daw niya ibinibigay ang perang kinikita niya sa pamamasada. Madalang ding umuwi sa amin si Papa noon pero mas gusto ko pa ngang huwag na siyang umuwi kasi kapag nandun siya sa amin, naiinis lang talaga ako. Utos ng utos at laging galit at sinasaktan niya ako at si Mama. Maaga din akong nagkaroon ng puot sa aking ama dahil sa ugali niya, Papa Dudut. Iniisip ko nga dati na baka hindi siya ang tunay naming ama kasi bakit ganun siya sa amin. Hindi siya kagaya ng ama ng mga kaibigan ko, lalo nang hindi siya kagaya ng papa ni Margaret. Yung papa ni Margaret ay napakabait at mahal na mahal niya si Margaret. Samantalang si Papa, hay, kahit sino siguro ay hindi siya gugustuhing maging ama. 10 taong gulang ako noon nang iwanan kami ni Papa. Taong 2001. Iniwan niya kami kasi may iba siyang babae na ayon kay Mama ay mas bata, mas maganda, mas mabango at walang sakit. Si Mama kasi noon ay nagkasakit ng tuberculosis. Pero noong 10 taong gulang ako ay hindi ko pa alam na ganon ang sakit ni Mama. Basta ang natatandaan ko lang ay lagi siyang umuubo, nangihina at lagi nakahiga at payat na siya. Pero napakabait ng Mama ko. Isa siyang napakabuting tao. Ni isa ay wala akong maalalang nagawa niyang masama at sa halip ay puro kabutihan ang natutunan ko sa kanya. Ni hindi nga inaway o pinagsalitaan ng masakit si Papa noong araw na yon na inimpake na ni Papa ang lahat ng gamit niya. Nakiusap lang si Mama noon na isama ni Papa ang 2 kong kapatid na sina Yayang at Buboy. 8 taon lang noon si Buboy at si Yayang naman ay 6. Nanonood lang ako noon sa mga nagagana pero kung may lakas lang ako ng loob noon na pigilan si Papa, sana'y pinigilan ko siya noong inimpake din niya ang mga gamit ng 2 kong kapatid. Kaso ay kilala ko na si Papa. Napakadali lang sa kanya na bigwasan ako kapag ako'y umiksena. Naiyak na lang ako noong umalis na si Papa kasama ang 2 kong umiiyak na kapatid. Umiiyak din si Mama noon kasabay ng kanyang pag-ubo. Ma, bakit mo pinasama si Yayang at si Buboy kay Papa? Lumuluhang tanong ko. Bebong, anak ko, maunawaan mo din ako pagdating ng araw.
Ma, nauunawaan ko na ngayon. Sabihin mo lang. Bakit ka pumayag na tangayin ng demonyo kung tatay ang kapatid ko? Anak, huwag kang magsalita ng masama. Hindi ganun ang papa mo. Ama mo yun, anak. Pero sa totoo lang ay nauunawaan ko siya. Tama na, anak ko. Huwag ka nang umiyak. Umiiyak na sabi ni Mama sa pagitan ng kanyang pag-ubo. Hindi, Ma. Mahal ko ang mga kapatid ko. Saan sila dadalhin ni Papa? Paano kung hindi na natin sila makitang muli? Anak, magkikita-kita ulit tayo. Bakit kasi, Ma? Sabihin mo nga sa akin yung dahilan. Lumuluha pa rin si Mama noon noong hinaplos ang buhok ko sa kanya sinabing, Anak, tignan mo ko. Hindi ko na kayang magtrabaho. Paano ko bubuhayin ang mga kapatid mo? Masakit sa akin na mawalay sa akin ang mga kapatid mo pero anak, wala akong pagpipilian. Dapat nga kasama ka rin nilang umalis. Pero kailangan kasi kita anak eh, kaya makikiusap sana ako. Kung pwede, huwag mo muna akong iiwan. Lumuluha pa rin pakiusap ni Mama. Opo, Mama. Hindi kita iiwanan. Mahal na mahal kita. Pasko noong 10 taong gulang ako. Dalawa na lang kami ni Mama sa aming barong-barong. Gaya ng dati ay nagtinda muna ako sa palengke ng pambalot ng regalo at noong bagong mag-alas 12 ay umuwi na ako. Natatandaan ko na dumaan muna sa burger stand noon at nag-take out ako ng 2 hamburger. Kaya lang pagpasok ko ng bahay namin ay nadatnang kong tulog si Mama. Napansin ko ring walang nakahandang pagkain sa maliit naming mesa. Pero nakita kong may 3-in-1 coffee pero iisa. Naginit ako ng tubig saka nagtimpla ng kape. Hinati ko sa 2 baso saka ako ginising si Mama. Ma, Noche Buena na, ang sabi ko sabay ng marahang pagyugyog sa braso niya. Nakatulog ako, anak, mahinang sagot niya. Bebong! Bebong! Sigaw ng boses ni Tito Tino sa kabilang bahay. Si Uncle Tino ang mayabang na asawa ni Tita Angela. Si Tita Angela naman ay nakakatandang kapatid ni Mama. Tawag ka, anak, ang sabi ni Mama. Walang imik akong lumabas ng bahay at lumapit kay Uncle Tino. Bumili ka ng 2 1.5. Utos niya sabay abot ng pera. Walang ibig din akong tumakbo patungong kalapit na tindahan. Pagdating ko sa amin ay wala na si Tito Tino. Kaya pumasok na lang ako sa kusina nila at naroon silang buong pamilya sa kanilang komedor at masayang kumakain ng kanilang saganang Noche Buena. Ang dami nilang handa. May litsyong manok, spaghetti, hamon at iba't ibang ulam na karne at maraming prutas. Ito po yung soft drinks, ang sabi ko kay Tito Tino sabay abot ng pinabili niya. Sukli, pasigaw niyang sabi. Keep the change, Tito, Pasko naman eh, nakatawang sabi ko. Akin na nga yung sukli, ulit niyang tila nagalit. Taranta kong inabot sa kanya ang lahat ng sukli, Papa Dudut. O eto sayo, sabi niya sabay abot sa akin ang 2 piso. Salamat po, sabi ko pero hindi pa rin ako umalis. Baka kasi ayayin akong kumain o kaya bigyan ako ng pagkain para sa amin ni Mama. Pero kahit 3 minuto na akong nakatayo doon ay wala akong narinig na paanyaya. Humakbang na lang ako palabas at saka ako pumasok sa aming barong-barong. Nakaupo na noon si Mama sa bangko kaharap ng maliit na mesa. Mama, maligayang Pasko po, sabi ko sabay halik sa pisngi ni Mama. Pero bago pa dumapo ang nguso ko sa pisngi niya ay mabilis niyang tinakpan ang bibig niya. Here, Mama, o hamburger,
One for you and one for me, nakatawang sabi ko. And this is your coffee and this is my coffee, ang sabi ko ulit, pero napansin kong pumatak na ang luha ni Mama. Ma, please don't cry. No crying on Christmas Day, you know. Let's eat now. Kumusta kaya ang mga kapatid mo? Narinig kong sabi ni Mama. They're fine. I think because Papa is with them and I think they are happy together. And I am happy also because my beautiful and mabait na mother is with me on Christmas Noche Buena. And let's eat now our hamon burger. Nakita kong sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi ni Mama dahil sa joke ko. Ganun ko lagi kausapin si Mama, English Carabao. Pakiramdam ko kasi ay naaaliw siya sa pag-i-English ko. Ang totoo ay alam kong maraming mali sa Paskong yun, Papa Dudut, pero hindi ko lang pinansin. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay kasama ko si Mama at may pagkain kami na hamon at tinapay. Ham at burger, hindi ba? Maliit lang ang bahay namin noon, Papa Dudut. Gawa sa mga lumang kahoy at tabla na may tagping lumang yero at tarpaulin, at ito ay nakadikit sa medyo malaking bahay ni na Tita Angela. Pero kahit barong-barong lang yon ay nakadama ako ng matinding galit noong madatnang kong ginigiba na yon ng mga lalaking kasama ni Tito Tino. Agad kong hinagilap si Mama. Hindi ko siya mahanap kaya't sumigaw ako ng malakas. Nasa loob ng bahay namin! Ang sigaw sa akin ni Tito Tino, patakbo kong pumasok sa bahay nila. Narinig ko ang sunod-sunod na pag-ubo naman ni Mama. Mama, nasan ka? Anak, nandito ako. Narinig ko ang boses ni Mama sa maliit na kwartong walang pinto sa katabi ng dining room ni na Tita Angela. Yun ang dating kwarto ng katulong nila na umalis dahil hindi kinayang ugali ni Tita Angela. Patakbo kong pinasok ang maliit na kwarto. Doon ay nakita ko si Mama. Nakaupo sa katring walang foam at nakasandal sa pader. Mama! Mama! Ginigiba yung bahay natin! Dito na tayo titira, anak. Bakit? Kinausap ako ng tita mo. Dito na tayo para libre na tayo sa pagkain. Ayoko! Bakit ka pumayag na gibay yung bahay natin? Anak, hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi na kita kayang pakainin. Wala akong trabaho. May sakit ako. Hindi tumalab sa akin ang paliwanag na yon ni Mama. Tanda ko noon, galit talaga ako. Sana'y kinausap muna niya ako kung gusto kong makitira sa bahay ni na tita o hindi. Pwede naman ako maghinto na lang ng pag-aaral at magtrabaho na lang ako sa palengke, at least ay hindi kami nakikitira. Kaya lang, wala na rin akong nagawa pa. At yung paglipat namin sa bahay ni Tita Angela ay naging simula ng mas mabigat na kalbaryo sa buhay naming mag-ina. Mag-11 sa siguro ako noon, Papa Dudut. Ako ang naging tagalinis ng bahay ni na Tita Angela, tigahugas ng pinggan at dakilang utusan. Hindi tuloy ako nakakarakit noon. Hindi ako gaanong nakakapagtinda sa palengke at hindi ko na rin nasasamahan si Mrs. Smith sa pamamalengke. Si Mrs. Smith ay isang Amerikana na nakatira sa pangatlong kanto mula sa palengke. Tinutulungan ko siyang magbuhat ng mga pinamili niya. Iniyahatid ko siya sa bahay nila at kung minsan ay inuutusan niya akong maglinis ng bakuran nila, pero binabayaran niya ako at binibigyan pa ako ng kung ano-anong pagkain na inuuwi ko naman sa Mama ko. Kay Mrs. Smith ako natutong mag-English noon, Papa Dudut. Magaling kasi siyang magtagalog kaya epektibo siyang magturo sa akin. Pilit ko namang tinatandaan ang mga tinuturo niya. Si Mama naman ay umabot daw ng third year sa kolehiyo sa kursong BS in Secondary Education, major in English. Kaya dati, natuturuan din kami ni Mama sa English. Kaya lang mula noong magkasakit si Mama
ay natigil na ang pagtuturo niya sa akin. Lalo na noong doon kami nakatira sa bahay ni na Tita Angela. Ayaw kasi ni Tita Angela na nag-iingay ako. At kapag binibiro ko si Mama sa pag-i-English, ay nagagalit si Tita Angela at Tito Tino. Parang ayaw nilang masaya kami ni Mama. Kapag kakain na ay hindi kami kasabay. Pagtapos na silang kumain ay saka pa lang kami kakain ni Mama. At yung plato, kutsara at baso ni Mama ay nakahiwalay. Nakalagay yun sa plastic bag at nilalagay ni Mama sa ilalim ng katre. Baka daw kasi makahawa si Mama. Napagtanto ko din na inisahan lang ni Tita Angela si Mama. Yun ay noong magpatayo ng maliit na bahay si Tita Angela sa dating bahay namin. Papaupahan daw niya at hindi ko na lang sinasabi kay Mama kung ano ang naisip ko tungkol sa mga nangyayari. Noong sumapit ang Pasko, unang Pasko namin ni Mama sa bahay ni Tita Angela, ang akala ko ay makakatikim din ako ng mga masasaganang handa pero nagkamali ako. Kasi noong Noche Buena na, kumain silang buong pamilya. Hindi kami tinawag man lang ni Mama. Nasa tabi lang din ang dining room ang silid namin ni Mama. Si Mama ay nakahiga sa katre. Ako naman ay nakahiga sa banig na nakalatag sa lapag. Nakikiramdam ako noon, bukas na bukas ang mga tenga ko. Naghihintay na tawagin kami para sumalo sa kanilang Noche Buena. Kasi Pasko naman pero hindi yon nangyari. Sa isip ko noon, siguro kapag tapos na silang kumain ay saka kami tatawagin. Kaya lang may mga dumating silang bisita at napakatagal nilang kumain habang nagkwekwentuhan. Hanggang sa marinig ko si Mama. Anak, matulog ka na. Matulog na lang tayo. Alang-alang kay Mama ay dumanas ako ng matinding pagtitiis at sakripisyo sa pagtira namin kina Tita Angela. Pati ang paggamit ng banyo ay halos ipagdamot nila. Kapag mabaho naman ako ay nagrereklamo sila. Pero hindi ako nagrarason. Kay Mama lang ako nagsusumbong, Papa Dudut. Mabaho daw ako eh, ayaw naman nila akong paliguin sa banyo nila. Hindi naman siguro ganun anak. Ganito lang ha, maligo ka kapag wala silang lahat. Pinilit ni Mama ang ngumiti noon. You are right, Mama, sagot ko. Pero totoo anak, nangangamoy ka nga, ang biro ni Mama. Buti hindi ka pinipintasan ng mga kaklase mo. Hindi naman eh. Kapag ginawa nila sa akin yon, may dagok sila. Ay anak, wag ganun. Masama yon. Ano ba yung billing ko sa'yo? Pag mali at masama eh, wag gawin. Kapag mabuti at nakakatulong sa kapwa, yon ang dapat na gawin. I know Mama, memorize ko na yan. At saka kahit na hindi ako mabango, ako pa rin ang pinakagwapo sa klase namin. Hindi ko kukontrahin yan, anak. Hindi lang dahil Mama mo ako, kundi dahil gwapo ka talaga, anak. Minana mo yung kagwapuhan mo sa Papa mo. Narinig kong sabi ni Mama. Pero dahil doon ay nasira kaagad ang mood ko. Kahit na anong alaala kasi ni Papa ay masama pa rin sa akin. Oh, bigla kang sumimangot. Ikaw kasi Mama eh, binanggit mo na naman si Papa. Eh, sino ang gusto mong banggitin ko? Si Margaret. Tukso sa akin ni Mama. Napangiti ako, Papa Dudut. Gusto ko kasi talaga si Margaret. Kahit mataba siya at napakasungit ay siya pa rin ang crush ko. Madalas akong asarin ni Margaret lalo na kapag mabaho ako o madumi ang damit ko. Pero kahit ganun siya ay madalas ko siyang bigyan ng mansanas. Kapag galing ako sa palengke at tumutulong ako sa pagbubuhat ng prutas, sa tindahan ni Aling Tessa ay binibigyan niya ako ng prutas bilang bayad. Madalas ay dalawang mansanas ang ibinibigay niya sa akin. Yung isa ay para kay Mama, yung isa naman ay para kay Margaret. Kaya lang, naalala ko nung una ko siyang bigyan ng mansanas. Ay, ayoko nga, napulot mo lang yan sa basurahan eh. Hindi,
Hanep na to, ibinayad sa akin yan ni Aling Tessa. Ito ngang isa para kay mama eh. Ayoko pa rin, dirty ang kamay mo. Buti sana kung nakasupot yan pero hindi eh. Hawak-hawak ng madumi mong kamay. So dirty na rin yan. Ang arte mo naman. Talaga. Ikaw na nga lang binibigyan eh, nagiinarte ka pa. Eh bakit mo kasi ako binibigyan yan? Wala lang. Wala lang? Crush mo ako no? Crush? Ikaw crush ko? Ang taba-taba mo eh, paano kita magiging crush? Pagsisinungaling ko. Ayaw ko kasing malaman niya na crush ko naman talaga siya kahit na mataba siya. Kaso na bad trip siya sa mga sinabi ko. Oo, mataba ako pero at least hindi ako mabaho. Hindi ako gusgusin at hindi ako namumulot ng mansana sa palengke. Diyan ka na nga. Che? Galit niyang sabi sa akin na sinabayan ng pagdadabog na pag-alis. Alam mo Papa Dudut, mula noon ay hindi na ako pinansin ni Margaret. Iwas nang iwas siya. Kapag makita niya ako, lalayo na siya. Ang totoo Papa Dudut ay binusog kami ni Mama ng mabubuting aral na pilit ko namang sinasagawa kahit noong bata pa ako. Pero si Kuya Janjan, panganay na anak ni Tita Angela, ay hindi yata naturuan ng mabuti. May isang araw kasi na nakita ko siyang nagsusugal sa palengke. Naka-uniform pa siya noon. Noong makita niya ako ay sinabihan niya ako na huwag ko daw siyang isusumbong sa mama niya. 14 lang noon si Kuya Janjan pero marami ng bisyo. Nagyoyose na rin siya noon pero tatamaan daw ako sa kanya kapag sinumbong ko daw siya. Pero may isang araw na hindi ko makakalimutan. Galit na galit sa akin si Tito Tino. Pinagbibintangan niya ako na kumuha daw ng 500 pesos. Ka sa akin. Tito, wala akong kinuha. Hindi naman ako umakyat sa kwarto niyo eh. Magsisinungaling ka pa ha? Bulyaw niya sabay sunggab sa braso ko at akmang sasampalin ako pero narinig kong nagsalita si Mama. Sa paglingon ko ay nakita ko nakatayo si Mama sa may pintuan. Nanginginig. Alam kong pinilit lamang niyang tumayo. Kuya Tino, hindi magagawa ni Bebong ang ibinibintang mo. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya magnanakaw. Eh sinong kumuha ng 500 ko? Ako din? Baka po si Kuya Janjan. Pero agad ko rin pinagsisihan ang mga sinabi kong yon. At tuluyan na nga akong nagsisi nang dumating si Kuya Janjan kinagabihan. Pinagalitan siya ni Tito Tino pero kasunod noon ay sinugod niya ako sa silid namin ni Mama. Hinila niya ako palabas, saka niya ako binugbog. Pinilit ni Mama na tumayo noon at lumakad para awatin si Kuya Janjan. Pero hindi pa nakakalapit si Mama ay napaluhod na siya. Saka sunod-sunod na umubo. Bulagta ako sa mga suntok at tadyak ni Kuya Janjan pero mabilis akong bumangon para tulungan si Mama. Pero hindi pa ako nakakalapit ay nakita ko nagsuka ng maraming dugo si Mama. Dugo na hindi maganda ang amoy. Nagsisigaw ako noon at litong-lito. Takot na takot. Pero parang napilitan lang si Tita Angela sa pagbaba ng bahay upang tignan kaming mag-ina. Pero nakita kong kinabahan din si Tita noong makita niya ang ayos ni Mama. Tumawag ka ng tricycle, pasigaw na utos ni Tita sa akin. Mabilis ko naman siyang sinunod Papa Dudut. Isinugod nga namin si Mama sa ospital. Isang public hospital yon. At kahit takot na takot ako ay hindi ko man lang makitaan ang mga nurse at doktor na magmadali para tingnan ang Mama ko. Halos isang oras ang dumaan bago natanggap si Mama sa ospital. Noon habang nakaratay siya sa katre ng ospital, ang dami niyang bilin sa akin. Ang sabi niya ay mangako daw ako na kahit na anong mangyari ay huwag akong gagawa ng masama. Sumumpa daw ako na magiging mabuti akong tao. Sumumpa naman ako Papa Dudut. Paulit-ulit pero yun na pala ang huling sandaling makakasama ko si Mama.
dahil hindi na siya umabot ng umaga. Hindi ko napapadudot ikikwento kung paano nawala sa akin ang mama ko. Isa kasi ito sa mga pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko pa rin natatangga. Sa burol ay hindi dumating si Papa. Pagkalibing ni Mama ay may mga gabing iyak ako ng iyak. Pero walang pakialam ang mga kasama ko sa bahay sa pinagdaraanan ko. Utos sila ng utos sa akin. Wala naman akong pagpipilian kundi ang sumunod. May isang araw noon na sinabi ko kay Mrs. Smith na ampunin na lang niya ako. Isang araw yon na natsambahan ko siyang namamalengke. Ampunin mo na lang po ako, ang sabi ko sa kanya. Mahusay siyang magtagalog dahil sa tagal na rin niyang nakatira sa Pilipinas. Bakit? Iiwanan mo ang mama mo? Eh di wala siyang kasama. Wala na ang mama ko, Mrs. Smith. Iniwanan niya ako. What do you mean? She's dead. What? When? Kailan? Noong isang linggo pa siya nilibing. Oh Jesus! Hindi ko alam yan. Sana nagpunta ako to pay respect. Malungkot niyang sabi, sabay hila sa akin para sa isang masuyong yakap. Kahit nasa matao kaming palengke. Napakalungkot ng mukha niya noon. Tinanong niya ako kung saan ako nakatira. Ang sabi ko ay sa tita ko, kapatid ni mama. Pero sinabi ko, hindi sila mabait sa akin eh. Minamaltrato nila ako. Oh, I'm sorry to hear that. Pero kasi Bebong, hindi madaling ampunin kita basta-basta. May proseso ito sa batas para maging legal ang lahat. Pero hindi ito madali. Ganon po ba? Yes, pwede akong makulong sa bilangguan kapag basta-basta na naman kitang kukunin at ititira ko sa bahay. Baka ireklamo ako ng tita mo sa pulis. Sabihin niya na kinidnap kita. Mahirap yun. Naisip ko na hindi malayong gagawin ngayon ni Tita Angela. Solve sila sa akin kaya alam ko na ayaw nila akong mawala sa kanila. Kasi nga may katulong sila na hindi na pinapasweldo. Tapos baka nga ipahamak pa nila si Mrs. Smith. Kaya ang sabi ko noon kay Mrs. Smith, sige, wag na lang po. I'm sorry, Bebong. No, don't say sorry. It's okay to me. I'm fine, thank you. Biro ko na lang. Noon naman ay ngumiti naman siya sabay akbay sa akin. Kaya lang talagang sumagad ang pagtitiis ko sa poder ni na Tita Angela. Nagmalabis talaga sila sa akin. Madalas nila akong sakta noon ni Tito Tino at ni Kuya Janjan at hinahayaan lang sila ni Tita Angela. Kaya umalis na ako sa kanila. Sa palengke ako tumira. Kay Mang Arman, may tindahan siya ng gulay Bagyo. Tumutulong ako sa mga gawain nila katulad ng pagbabalat ng repolyo o yung tatanggalin lang yung panlabas sa dahon kasi lanta na o matigas na. Ititira lang yung fresh pang tingnan. Naguhugas din ako ng mga carrots at patatas bago itinda. Inutusan ako ni Mang Arman na isang hapon upang magdala ng repolyo sa kaibigan niyang pulis na nasa police compact ng palengke, si SPO2 Perez. Nang makasalubong ko ang isang batang lalaking madungis at payat, ay parang lumukso ang puso ko noon, Papa Dudut. Buboy? Tawag ko. Kuya Bebong? Maang niyang sagot matapos niya akong pagmasdan sa mukha. Kasunod noon ay ang pagyakap niya sa akin. Saglit kaming nagkayakap noon. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kapatid kong mula noong tangayin sila ni Papa ay hindi ko na nakita. Naglayas ako eh. Ayaw ko na doon. Ang sungit ng asawa ni Papa. Pati si Papa laging galit. Gusto ko kay Mama, Kuya. Uuwi na ako kay Mama. Napalunok ako sa mga narinig kong yon mula kay Buboy. Kasunod noon ay ang hindi ko napaghanda ang pagtulo ng mga luha ko.
Buboy? Kasi wala na si Mama eh. Wala ka nang uuwian. Nang sandaling pa rin yon na aksidente kaming nagkasalubong ng kapatid kong si Buboy, ay ayaw niyang maniwala na wala na si Mama. Tumakbo siya pumunta ng bahay namin at agad ko namang sinundan, pero naalala kong kailangan ko munang dalhin ang repolyo kay SPO2 Perez. Kaya bumuelta ako patungong police compact. Ang dami pang tanong ni SPO2 Perez sa akin kaya medyo natagalan bago ako nakaalis. Sa pagdating ko sa tapat ng bahay ni Tita Angela ay kumubli ako. Ayaw ko kasing makita nila ako. Habang nakatago ako sa likod ng poste ay nakita kong padaan si Margaret. Nung makita niya ako ay nagulat ako nang makita kong papalapit siya sa akin. Parang kakausapin na niya ako matapos ng napakatagal niyang pag-iwa sa akin. Bebong? Si Buboy, nakasalubong namin. Umiiyak. Magpupunta raw siya sa sementeryo. Pupuntahan daw niya ang mama mo. Diyan siguro sa Akfa. Sa gawi dyan patungo eh. Eh hindi naman dyan nakalibing si mama eh. Sa kalikid malayo yun. Eh dyan nagpunta eh. Tumakbo nga eh at saka umiiyak. Gusto mo, sundan na lang natin. Wag na, ako na lang. Sige na Bebong, sasamahan ka namin. Naawa kami kay Buboy eh. O sige, kayong bahala. Noon nga Papa Dudut ay naglakad kami papunta ng sementeryo sa Akfa. Napakalawak ng sementeryong yon pero sinikap naming hanapin si Buboy. Sa lahat ng taong makita namin sa sementeryo ay tinatanong namin pero wala daw silang nakitang batang lalaki. Sumagi din sa isipan ko ang magpunta ng sementeryo sa kaligid pero napakalayo nun at wala akong pamasahe. Kaya kahit mabigat ang loob ko ay hinayaan ko na lang. Pero hindi ako matahimik dahil nagwo-worry ako sa kapatid ko Papa Dudut. Araw-araw tuwing nasa palengke ako ay alerto ang mga mata ko sa mga batang nakikita ko. Puno ang puso ko ng pag-asa na muli kong makikita ang kapatid ko. Pero ibang nakita ko, isang magandang pitaka. Lumingalinga muna ako bago ito pulutin pero nagmadali ako nang makita kong patakbo ang isang binatilyo para unahan akong pulutin ang magandang wallet. Kaso mas malapit ako kaya't ako ang unang nakadampot. Akin yan, sabi niya. Kilala ko siya. Siya si Marcus. Kagaya ko rin lang siyang mahirap at sumasideline sa palengke para magkapera. Bago pa niya ako maabutan ay tumakbo ako ng mabilis tangay ang pitaka. Noong makita kong hindi na niya ako sinundan ay kumubli ako sa isang gilid at tinignan ko ang laman ng pitaka. Ang daming pera at halos puro tigi 1,000 at maraming card, maraming ID at ATM cards. Kinabahan ako noon at natakot nang sa hindi kalayuan ay nakita ko si Marcus kasama ang mga barkada niya. Itinuro niya ako at mabilis silang humakbang papalapit sa akin. Muli akong tumakbo at may takot sa dibdib ko. Ayaw ko kasing angkinin ang wallet na yon dahil alam kong masama yon. Masamang mangangkin ng hindi sayo. Baka multuhin pa ako ng mama ko kapag ginawa ko yon. Pero mas lalong ayaw kong mapunta yung kina Marcus. Tumakbo ako patungo sa police compact. Kay SPO2 Perez, doon ko sinoli ang wallet. Alam kong mas tama yon at magaan sa loob ko ang ginawa kong yon. Isang araw papadudot sa tindahan ng gulay ni Mang Arman, habang naguhugas ako ng patatas ay tinawag ako ni Mang Arman. May pulis daw na naghahanap sa akin. Nagulat ako pero agad akong tumayo upang tingnan kung sino ang naghahanap sa akin. Walang iba kundi si SPO2 Perez at may kasama siyang lalaki. Bakit po? Tanong ko kay SPO2. Eto si Bebong, ang bata nagsori ng wallet niyo. Ang sabi ni SPO2 Perez sa kasama niya noon at agad na ngumiti sa akin. Sir,
Pwede ba naming hiramin sandali itong bata? Ang sabi niya kay Mang Arman. O sige, isama niyo. Sagot naman ni Mang Arman. Naglakad kami palayo sa palengke, patungong police compa kung saan ay nakaparada ang magarang sasakyan ng kasama ni SPO2 Perez. Isinama niya ako. Kakain daw kami. Ililibre daw niya ako bilang pasasalamat sa pagsasolid ko ng wallet. Sumama naman ako. Ang sarap sumakay sa sasakyan niya, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa dahil yon ang unang pagkakataong makasakay ako sa magarang sasakyan. Hindi pa doon nagtatapos ang biyaya ng Diyos sa akin, Papa Dudut. Sa tagal namin nagkwentuhan sa fast food ay naungkat niya ang kwento ng buhay ko. Hanggang sasabihin niyang, kung gusto mo Bebong sumama ka na lang sa akin. Sa amin ka na lang tumira. Total wala akong anak na lalaki. Ituturing ka namin bilang miyembro ng aming pamilya. April 2003 yon, Papa Dudut. Hindi ko na maalala ang eksaktong petsa. Yun ang araw kung kailan tuluyan ang nagbago ang buhay ko. Mayaman si Papa Rickson, isa siyang computer engineer sa California at best friend at kababata niya si SPO2 Perez. Nahulog daw ang kanyang wallet noong bumili siya ng special longganisa sa palengke matapos niyang dalawin si SPO2 sa police compact. Noong 2003 sa Laguna pa nakatira si na Papa Rickson kasama ang kanyang asawa na isang doktora, si Mama Raquel, at kambal na anak na babae na sina Jessie at Jelly. Mas matanda ako sa kanilang dalawa at may kondisyon daw kay Mama Raquel na hindi na pwedeng mag-anak ulit dahil delikado na kaya hindi na nasundan pa ang kambal. Itinuri nga nila akong anak, Papa Dudut. Binihisan, pinag-aral. Noong 2012, 21 years old na ako at graduating sa kursong Mechanical Engineering. Tinapos lang nila ang graduation ko at lumipad na sila papunta ng Amerika. Para doon na tumira. Hindi pa naman nila ako pwedeng isama kasi hindi naman nila ako kaapelyido. Nagtake ako ng board exam at pinalad naman na pumasa kaagad. Nag-apply ng trabaho at agad ding natanggap. Noong may sarili na akong pera, noong Pasko ng 2014 ay umuwi ako ng kabanatuan para doon magpasko sa sementeryo. Kasama ang mama ko. Matagal akong hindi nakauwi ng kabanatuan. Ang huling uwi ko noon ay noong kinuha namin ni Papa Rickson ang card ko sa eskwelahan namin kasi i-enroll niya ako sa Laguna. 12 anyos pa lang yata ako noon. At noong Pasko ng 2014 ay madami akong dalang pagkain kahit na alam kong wala namang kakain doon. Gusto ko lang makasama si mama na mag-celebrate ng Pasko na maraming pagkain. Bagay na hindi namin naranasan noong buhay pa siya. Noong makarating ako ng sementeryo bandang alas 12 ng tanghali ng December 25, pakiramdam ko ay naligaw ako. Hindi ko na kasi makita ang puntod di mama. Agad pa akong nabahala nang naibenta na ito at ginamit ng iba dahil siguro sa dumaan ng napakaraming undas ay wala man lang daw dumalaw sa puntod ni mama. Paikot-ikot ako doon at hindi ko maaring magkamali ng puntod ni mama. Ilang hakbang lang ang layo noon mula sa isang lumang musileyo. Nasa ganoong ayos ako at nalilito nang may dalawang taong dumating. Isang gwapong binata at isang alanganin na may edad na. Nakatitig sa akin ang binata. Tumitig din ako sa kanya hanggang sa... Buboy? Kuya Bebong? Isang tomboy naman ang pumulot kay Buboy noong pag-alagala ito sa kabanatuan. Pinag-aral din siya pero kapalit ng pagtatrabaho sa bahay ng tomboy. Noong magbinata si Buboy ay nakilala niya si Kuya Jonah, isang baklang negosyante. Minahal siya, pinahalagahan at pinag-aral. 20 anyos na si Buboy noon pero nasa second year pa lang sa college. Noong magkita-kita kami sa sementeryo ay 5 taon na raw silang nagsasama ni Jonah. Si Jonah rin daw ang nagpagawa ng magandang musileyo ni Mama kaya pala hindi ko mahanap ang puntod. Yun pala ay
Ipinalipat nila ni Kuya Jonah ang libingan ni Mama sa isang magandang musileyo. Mabait nga si Jonah. Noon ay nagbago ang paningin ko sa mga bakla. Meron palang kagaya niya. Marespeto at mapagkumbaba. Si Yayang naman ay maagang nakapag-asawa. 16 pa lang daw ang bunso namin noong makipag-asawa. Dahil na rin yon siguro sa kagustuhan niyang mabago ng kanyang environment. Kung bakit naman ako napadpad dito sa kabanatuan ay dahil kay Margaret. Graduating na ako noon nang makita ko siya sa Facebook. Hindi kasi niya real name ang gamit niyang Facebook name. Nakita ko lang ang isang comment sa isang post sa isang comment friend. Tinignan ko ang picture and there, nakita ko si Margaret at hindi na siya mataba. Sexy na siya. So nagsimula ang chat namin. Naungkat ko pa yung kung bakit iniwasan niya ako noon. Ang sabi niya ay masakit pala kapag yung crush mo ay mapanglait sa'yo. Nilalait ba kita? Tanong ko noon. Hindi ba ang sabi mo mataba ako? Natawa na lang ako noong maalala ko nga ang araw na yon. At natuwa sa mga nalaman ko na crush din pala niya ako noon. Hindi ko na rin tinantanan pa si Margaret noon kahit na may syota pa akong iba. Sa totoo lang ay nakakalimang girlfriend na rin ako noong high school at tatlo noong college. Kaya lang ayaw ni Margaret na isali ko pa sila sa kwento ko. Masyado kasi siyang silosa. Iba ang ganda ni Margaret at saka dati ko na siyang mahal. At lalo ko pa siyang minahal muli noong muli kaming magkatagpo. Kaya ginawa ko ang lahat para siya ang maging asawa ko. At siya na nga ang napangasawa ko sa ngayon. Mayroon na po kaming isang anak, Papa Dudut. Siya si Baby Veron. Alinsunod sa pangalan ng aking ina na si Veronica. Malago din ang negosyong tinayo ko sa pinansyal na tulong ni Papa Rickson. May sarili na rin kaming bahay at simpleng bahay lang, bahay na punong-puno ng pagmamahalan sa anumang oras, araw at okasyon. Lalo na tuwing Pasko. Paskong dati ay malungkot sa akin. Pero ngayon ay maligaya at punong-puno ng pasasalamat sa poong may kapal. Tunay, Papa Dudut, na kapag ang gawain mo ay mabuti, aani ka rin ang kabutihan. At kung kasamaan ang iyong gagawin, sa kasamaan ka rin masasadlak. Ang sabi nga nila, digital na raw ngayon ang karma. Gaya ng sinapit ni Papa at Tito Tino, pareho silang nakulong ngayon dahil nga sa kasalanan nila sa batas. Alam kong masama ang magtanim ng galit, Papa Dudut. Napatawad ko na si Papa sa mga kasalanan at pagkukulang niya sa aming magkakapatid. Pero yung katotohanan na nawala na ang mama namin dahil sa pagiging irresponsable niyang asawa, yon ang hindi ko matanggap. Tuberculosis lang yung sakit ni mama noon at nagagamot yon kung ipinagamot sana ni Papa. Pero hindi niya ginawa. Sa halip ay iniwan niya kami. Buhay pa sana ang mama namin ngayon, kasama pa sana namin si mama ngayong darating na Pasko at mga Pasko pang darating. Gayon pa man, siguro'y kagustuhan na rin ng Diyos ang mga nangyari. Sa huli naman ay okay na kaming magkakapatid. Si Buboy ay isa ng ganap na seaman at sila pa rin ni Kuya Jonah. Si Ayang naman kahit na hindi gaanong sinuwerte sa buhay ay swerte naman sa asawa dahil mabait at masipag naman ang kanyang asawa. Hindi nga lang sila pareho nakatapos ng pag-aaral kaya't simple lang talaga ang kanilang pamumuhay. Kami ni Buboy ay magkatulong na nagpapaaral sa anak ni Ayang kasi ayaw naming danasin ang pamangkin namin ang dinanas naming hirap noon. Well, sa huli ay napatunayan kong tama lahat ng iniwang aral sa akin ni Mama. Kung mabuti, gawin. Kung masama, huwag gagawin. Ganon lagi kasimple. At Diyos na ang bahala sa iyo. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito ng buhay ko. At maraming salamat po kung ito po ay inyong mababasa. Lubos na gumagalang, Bebong.